Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin naman sa isip ni Tristan ang mga dati niyang pantasya kay Sanya. Pero ngayon ay madali na niyang nagagamot ang sarili. Kahit ang turing ni Tristan kay Sanya ay isa ng kaibigang matalik, may mga pagkakataon pa rin na hindi niya maiwasan ang magselos kay Cedric. Magselos, oo, dahil kung minsan, ang sinabi niya sa sarili na iisiping inggit lamang ang nadarama, nauuwi talaga sa pagseselos. Dahil madalas, nabibitiwan niya ang sarili sa paniwalang share talaga sila ni Cedric kay Sanya. Sa totohanan ay hindi naman pwede ang ganoon, sa isip lamang niya nangyayari yon. Alam naman ni Tristan yon, na hindi totoong salo sila ni Cedric kay Sanya. May kaunti nga lamang daya sa paggamot ng binata sa sarili, kunwari lang yung sharing, pang-aliw lang niya sa sarili ang kunwari sharing na yon. Hindi bale ng sarili niya ang ginugoyo niya, kaysa naman sa totohanan ng magkasala at mabaliw sa nobya ng best friend niya. Kaya lamang ay iba siyempre ang masasaksihan ni Tristan na paglalambing ng dalaga sa nobyo nito kaysa paglalambing kaibigan na ibinibigay sa kanya. Kapag dumarating ang mga pagkakataong ganoon, nawawala ng bisa ang gamot niya na ibabaling ang isip kay Scarlett. Pag pinilit niya, hindi maiwasang napagkukumpara niya ang dalawang babae. Lalo naman siyang nahihirapan kapag umaabot na sa ganoon. Paano ay napakaraming negatibong katanungan ang sumisiksik sa isip niya sa dulo ng mga pagkukumparang iyon? Sa puntong kasampleha na lamang, halimbawa, si Sanya ay simpleng-simple ang choice sa kulay at tabas ng damit. Iyon yata ang pangunahing katangian ng dalaga na umakit sa kanya. Kasamplehan, pati ang simpleng pag-aayos ng buhok at mukha ni Sanya ay gustong-gusto niya. Ang hanggang balikat na espongga daw nitong buhok, na sa palagay niya ay inaalagaan sa ganoong haba, ay basta sinusuklay lamang. Ganoon man ay nangingislap iyon at malambot ang bagsak, nakalulugod pagmasdan at waring kay sarap-sarap haplosin. Ang mukha ni Sanya, minsan man ay hindi niya nakitang may makeup kahit pa noong Thanksgiving party ng Mitsubishi Cars, kung may makeup man ang dalaga ay bahid lang. Natural na pink ang pisngi nito at ang pagkapula ng mga lips ay para pang ibinagay sa kulay ng pisngi. Noong panahon ngang hindi pa niya inaawat ang sarili sa pag-iilusyon kay Sanya, halos malasap niya ang tamis ng mga lips na iyon kapag tinutudyo siya ng sariling imahinasyon. Pinuputol na nga lamang niya ang mga eksenang ganoon, dahil si Sanya ay nobya ni Cedric. Simpleng-simple nga lamang si Sanya, pero ewan ba naman niya kung bakit eleganteng-elegante, at alluring, ang dating sa kanya ng kasimplahang iyon. Sa panig naman ni Scarlett ay binibigyang katwiran niya ang nobya na dahil sa nature ng trabaho nito, na isang international model nga, hindi talaga maiiwasan ang mayat maya ay iba ang bihis, mayat maya ay iba ang kulay ng lipstick, o kaya'y ang kulay ng talukap ng mga mata, o kaya'y ang kulay ng mahahabang kuko. Mga pag-aayos at pagbabago bago iyon na sa panlasa ni Tristan ay masyado ng ultra-modern. Halimbawa na lamang ay ang mga damit ni Scarlett, wala yata itong damit na tama ang sukat hindi sobrang maikli ay sobra namang mahaba. Saka sa tuwing magkikita sila, kung hindi man iba ang kulay ng buhok ng nobya niya, tiyak na iba ang gupit nito o hairdo. Mailalaban niya iyon ng pastahan. Ngunit kailangan nga sa trabaho ni Scarlett ang ganoon. Nauunawaan naman niya iyon. Akitin ang prospective buyer. Ganoon ang trabaho ng kasintahan niya kaya wala siyang magawa. Saka, gusto man ni Tristan na magreklamo kay Scarlett ay nag-aalala naman ang binata na baka ma-offend ito. Pero sa totoo lang, hindi niya talaga gusto ang nararanasan kung minsan, na kapag hinahalikan niya ang nobya ay humahawas sa mga lips niya ang lipstick nito. Pagtatawanan lamang naman siya ni Scarlett at sasabihin para siyang clown sa Barnum and Bailey Circus. Okay lang, kahit Piken na ay maisa sa loob-loob niya, samantalahin mo habang dalaga ka pa. Pag mag-asawa na tayo, tapos na ang pagmumodelo mo. Kaya masasabi na ring tinutolero na lamang niya, pati na ang kabuoang lifestyle Scarlett, hanggang sa lumagi sila sa tahimik, wika nga.
Pagkasal na sila ni Scarlett ay pahihintuan na niya ito sa pagmumodelo. Sa pagiging malambing naman, iba rin ang estilo ni Sanya. Hindi ito yung tipo ng babaeng malambing na tila ba ang plano sa buhay ay magpoultry ng anak. Hindi si Sanya yung babaeng ang alam na lamang ay pagpulupot sa nobyo. Ang pagiging malambing ni Sanya ay iyon bang maasikaso, iyon bang tipo na pag naging misis ay magiging deboto sa pag-aasikaso ng anak at asawa? Homebody, wika nga, ideal wife and homemaker, at sa parteng homemaker hindi sa parteng wife, kung masaya man si Cedric, siguro ay masasabing mas masaya si Tristan, dahil hindi naman siya nobyo ni Sanya, pero ang kwarto niya ay kasali sa inaasikaso nito pag naghahouse cleaning sa townhouse ng dalawang lalaki. Ngunit pagdating na sa pinupunasan ni Sanya ang pawis sa likod ni Cedric, at siya ay hindi, doon na siya nagsiselos ng husto sa kababata. Pero hindi naman nga niya pinapatulan ang selos na iyon, sinisikap niyang pawiin kaagad sa dibdib. Sa parte ng pagiging malambing, ay hindi malaman ni Tristan kung tama nga bang isipin na lamang si Scarlett kay Sanya, dahil kay Scarlett ay naranasan na niya ang lahat ng uri ng paglalambing. Gayunman ay hindi maipaliwanag ni Tristan sa sarili kung bakit naroon pa rin ang pangingimbulo niya kay Cedric. Dahil ba sa natuklasan niya nang makilala si Sanya na ang lahat pala ng katangian nito ang gusto niya sa isang babae? Kung ganoon ay bakit siya napaibig kay Scarlett na ang mga katangian ay halos kabaligtaran ng kay Sanya? Wala pa ba siyang ideya noon kung ano-ano ang dapat na maging katangian ng babaeng iibigin niya? Kasi kung mayroon na, dapat ay may pagkakahawig man lamang ang mga ugali ni Sanya at Scarlett, sa halip na maging kabaligtaran ng isa't isa. Pag-ibig, naisip ni Tristan, at ang pag-ibig daw ay bulag at labis ang kapangyarihan. Isang kasabihang mahirap mapasubalian, umibig siya kay Scarlett, kaya ang lahat ng kapintasan nito ay tinanggap niya ng buong puso. Saka naalala rin ni Tristan, malaking factor din siguro, at naimpluwensyahan siya ng pambubuyo ng mga barkada niya noong araw, kesyo bagay na bagay daw sila ni Scarlett, dahil para silang king and queen noon ang kanikanyang eskwelahan, kesyo huwag daw niyang pabayaang mapunta si Scarlett sa anak ni Congressman, sino nga bang Congressman yon na ang anak ay manliligaw ni Scarlett noon, nalimutan na niya. Ano't anuman, ay hindi naman pinagsisihan ni Tristan na si Scarlett ang inibig niya at inibig din naman siya, dahil malambing nga si Scarlett. Nag-umpisa lamang naman itong magkulang sa kanya nang mapadalas ang paglabas-labas ng Pilipinas. Pero malapit na itong bumalik sa bansa. Ayon sa huling tawag ng babae ay ngayong darating na April daw at tatlong buwan na lamang at April na. Upang makumplito ang pagbawi niya sa katipan, pagdating nito ay yayayain na niyang pakasal. Pansamantala ay mag-i-enjoy muna siya sa masarap na lengua estofada na niluto ni Sanya para sa kanila ni Cedric. June Bride? Ha? Masiglang panunukso ni Tristan. Siyempre, masayang sagot ni Sanya. Congratulations! Nakangiting kinamayan niya ang dalaga at tinapik sa balikat si Cedric. Thank you, sabi ni Sanya. Yung usapan natin, ha? Paalala ni Cedric. Aling usapan? Napakunot noo si Tristan. Oh, tamo ito. Nakalimutan na, reklamo ni Cedric, di ba kontrata natin? Best man tayo ng isa't isa pag nag-asawa ang sino man sa atin, ako, kahit may asawa na, magiging best man mo pa rin, kontrata yon. Ah, iyon, oo naman syempre, kontrata nga, sabi mo naman kasi ay usapan, kala ko tuloy ay kung aling usapan lang yun, si Cedric pa ang sinisi ni Tristan, kung sinabi mong kontrata, di naintindihan ko agad. Marahang napatawa sa kanila si Sanya, pwede nga pala tayong mag-double wedding, sabi nito. Diba April ang dating ni Scarlett? Oo nga pala. Sumabay na kayo sa amin, katig ni Cedric sa mungkahi ng kasintahan. Nadagdagan na nga ang kasabikan ni Tristan sa pagdating ng girlfriend niya nang i-anunsyo ni na Cedric at Sanya na magpapakasal na ang mga ito, ay lalo pang ginatungan ang panonibik niyang iyon. Mag-double wedding daw sila, buwan ng Hunyo ang pinili ni Sanya na buwan ng kasalan, gusto ni Sanya na maging June Bride. Nagandahan si Tristan sa ideya, at maaaring magustuhan din ni Scarlett na maging June Bride at may ka-double wedding pa. Makatutulong ng malaki ang magandang ideyang iyon sa pagkumbinse niya sa nobya na isabay na ang kasal nila sa kasal ni na Cedric at Sanya.
Sige, liyad ang dibdib na tugon ni Tristan. Una kami ni Scarlett na naging magkasintahan kesa inyo, kaya hindi kami papayag na mauuna pa kayong magpakasal kaysa sa amin. Masaya silang nagkatawanan, pagkatapos ay magkapanunod na nakipag-high five sa kanya sina Cedric at Sanya. April, dumating nga si Scarlett, excited na sinalubong ito ni Tristan sa airport. Sa arrival malayo-layo pa ang babae ay naispatanan ng binata sa pila ng mga padating na pasahero. Maigsing-maigsi ngayon ang gupit ng nobya niya, pero sexy ang dating at bumagay naman sa suot nitong ladies suit na kulay pale olive green. Ikinaway ni Tristan ang pana na Beak at isinigaw ang pangalan ng nobya kahit nagkatanawan naman sila. Scarlett, ganoon din ang ginawa ng dalaga, at bukod sa pagkaway, kitang-kita sa mga mata at sa maluwang na tawa nito ang pagkasabik din sa kasintahan, Tristan. May pagkaugaling foreigner na si Scarlett, natural reaction na lamang nito na nang makalapit sa nobyo ay yumakap kaagad at humalik sa mga lips ng lalaki. Kahit nasasagi sila ng mga pasaherong nag-uunahang makalabas upang malapitan kaagad ang kanikanyang mahal sa buhay, mahigpit na niyakap na rin ni Tristan ang nobya, at palibhasa'y sabik namang talaga kay Scarlett, mariing ibinalik ng binata ang paghalik nito. Nang bahagyang matighaw ang unang bugso ng Panonibik, may ibinulong si Tristan sa nobya. Bahagyang inilayo ng babae ang mga lips nito sa mga lips ni Tristan at sinadyang medyo papungayin ang mga mata nang sabihing, "If you think I'll not agree to that, then you're mistaken, Mr. Seductive na seductive ang tono ng magandang international model. Then let's go," mabilis na kumawit ang kaliwang bisig ni Tristan sa malantik na baywang ng nobya. Pagbaling ni na Tristan at Scarlett ay noon lamang nila napansin na pinuprotektahan pala sila ng isang grupo ng mga babae at lalaki, binakuran para maghalikan man sila ng maghalikan hanggang gusto nila ay hindi sila mas asagi ng mga dumaraan. Ang ilan sa mga mukhang iyon na nangakabungis-ngis sa pagkatanghod sa kanila ay kilala ni Tristan, mga kasamahan ni Scarlett na pawang mga international models din. Napatawa si Scarlett sa ginawang pagbakod sa kanila ng mga kasamahan nito. "Oh my gosh, thanks a lot, anyway, alangang tunay na pasasalamat iyon na alangang pasarkastiko ang himig." Pagkatapos ay hinawakan nito sa kamay ang isang lalaki na nasa sentro ng hanay ng mga nagprotekta sa kanila, may katabaan ito at mahihinuhang gay, base sa pagtaas-taas ng kilay at pagkibot ng bibig. Isa ito sa mga kilala ni Tristan, ang Daddy Josh ng grupo, Manager Director Trainer. "Daddy J," malambing na sabi ni Scarlett sabay himas sa kamay ni Daddy J, "hindi na ako sasabay sa service natin, ha, si Tristan na ang maghahatid sa akin." "At saan ka naman ihahatid ni Tristan, Aubrey, saan ka ihahatid ng lalaking ito?" Nakataas pa ang isang kilay at Marting usisa ni Daddy J. Kahit siguro hirap, ayaw lamang magpahalata na nabibigatan sa kwintas nitong gold na matataba ang chain, at gasuntok na halos ang laki ng imitation sapphire na pabitin, pakinding pa ring na maywang ang gay. Kung nag-blush man si Scarlett ay hindi halata, dahil sadya naman itong naka-blush on. Masuyong inakbayan nito si Daddy J at may ibinulong. Bahagyang namilog ang mga mata at medyo lumuwang ang butas ng ilong ni Daddy J. Ang sinabi siguro ni Scarlett ay, "Para ka namang hindi nasasabik din sa mahal mo, bossing, kung di ko sana alam na hindi ka rin naman dederecho ng uwi ngayon sa bahay mo, paano sa brief ang session natin bukas ng gabi, importante iyon, shall I ask the driver to pick you up, o darating ka na lang?" Hindi na masyadong maarte ang indayog ng boses ni Daddy J. Saka nabalik na sa normal ang dilat ng mga mata at luwang ng butas ng ilong, bumaba na rin ang tumaas na kilay nito. "Bahala na rin si Tristan na maghatid sa akin doon," nangingiting tugon ni Scarlett. "Magto 24 hours kayo ni," biglang napahumindig na naman si Daddy J. Natukop ng dalaga ang bibig nito, nagkahagat gikon ang mga nakapaligid sa kanila. Hinila na ni Tristan na palayo ang nobya, paglapat na paglapat ng pinto ng malamig na kwartong iyon na pinasok ni na Tristan at Scarlett ay huminang na rin ang mga lips nila sa isa't isa. Ang labis na Panonibik ay mahirap din namang dalhin. At habang ang mga galaw nila ay tila turuan na instinctively ay papagawi sa kama, sa lapag ay isa-isa namang naglalaglagan ang mga saplot na hinuhubad nila.
Sa plot ni Scarlett na hinuhubad ni Tristan sa dalaga, at sa plot ni Tristan na hinuhubad ni Scarlett sa binata, worry ritual iyon na isinasagawa sa isa't isa sa paraang kasiya-siya. At sa kahubaran nila sa kama, iyong literal na pinaliguan ng halik ay ginawa ng binata sa kasintahan. Mula sa pagkakahinang sa mga lips ni Scarlett ay gumapang ang mainit na lips ni Tristan sa mukha ng dalaga. Pahaplos na halik iyon na waring nilalasa ang bagong dating na nobya, mula sa pisngi ay dumako sa ilong, sa leeg, sa punong tainga, sa mga talukap ng mata, balik uli sa mga labi. Tanggap naman ni Scarlett ang mainit na pasalubong ng kasintahan, maalab ding gumanti, katunayan ay hindi lamang mga bisig niya ang mahigpit na nangungunyapit sa lalaki, pati na nga ang mga hita at binti ng dalaga ay namumulupot kay Tristan, kaya naman aware na aware siya sa kahandaan ng katipan. Habang abala ang mga lips ni Tristan, ang mga kamay naman ay naglalandas sa katawan ni Scarlett, magaang na paghaplos lamang iyon sa balat ng dalaga, featherlight touch, kumbaga, worry malahining ang pagdampi lamang, ngunit sa pakiramdam ng babae ay may kakaibang init na inihahatid, may energy radiation na gumigising pati na sa mga balahibo niya, nagiging sensitibo ang bawat madaanan ng haplos na iyon. Ang nanggigising at nananaliksik na palad ni Tristan ay saglit na huminto, as usual, bulong ni Tristan sa kasuyo. Ungol lamang ang kagatlabing na itugon ng dalaga, ngunit ungol iyon na tila naman buong pusong pagsang-ayon. Kung anuman iyong as usual na iyon ay masigasig na isinagawa na lamang ng binata. Hinawi ang nakasasagabal sa nais damahin at nang matagpuan iyon ay marahang sinuyo, ni lambing-lambing, napabuntong hininga si Scarlett, buntong hininga nga ba yon o pagdaing, naging mariin ang pagkakapikit at lalo pang humigpit ang pagkakayakap kay Tristan, nakagat ng mariin din ang pangibabang labi, at ang balakang ay kumilos ng naaayon sa paikot na galaw ng palad ng binata sa nilalambing na nobya. Hindi napigil ni Scarlett ang tila pagsirit na iyon ng bulta-baltaheng init na waring mula sa lahat ng parte ng katawan niya. At nang magpanagpo ang init na iyon ay parang fuse na sumabog pagsabog na kumbaga sa kwitis sa kaitaasan, ay may hatid pang iba't ibang kulay ng liwanag at estrelya sa kanyang ulunan, napaliyad ang babae, "Now Tristan, please, habulin mo," pabulong na pagsusumamo ni Scarlett at kusa ng inipit ng dalawang hita ang katawan ng binata, malinaw na naunawaan naman ni Tristan ang ibig sabihin ng kasintahan, itinuloy na niya ang karugtong ng as usual. Ilang segundo lamang at tila muli na namang mapapaliyad si Scarlett, binilisan ni Tristan ang paggalaw, sabi nga ng nobya ay habulin niya, kaya naman nagmamadali siya ng kahahabol, halos kagatin nito ang dibdib ni Tristan nang magsumiksik doon. Ang nadarama ni Scarlett, kung ihahalin tulad sa switch, kalalagay lamang ng fuse ay sumabog na naman, pero nakahabol naman si Tristan, galing ka sa biyahe, malambing na bulong ng binata sa kasintahan ng bahagya ng humupa ang unang sigo ng kanilang kasabikan sa isa't isa, matulog ka muna, mamaya na, pagtapos na tayo, papilya ang ngiti ni Scarlett, para tuloy-tuloy ang tulog natin, oo nga naman pala, ang tapos na kasi sa kanila ay pagkatapos.